Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Kamakailan po ay nagimbal ang marami sa ating mga kababayan dahil sa sunod-sunod na dengue outbreaks sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ayon po sa Department of Health, sa kalagitnaan ng taon, kahit wala pang tag-ulan, may 17% increase na po sa bilang ng dengue cases sa Pilipinas kumpara noong taong 2023, at patuloy pa po itong tumataas. Ang dengue ay isang virus na nakukuha mula sa kagat ng partikular na uri ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti at Aedes albopictus. Bumabagsak po ang bilang ng platelets ng taong may dengue dahil inaatake ng virus ang bone marrow, ang bahagi ng katawan sa loob ng buto kung saan po nililikha ang platelets ng dugo. Meron tayong 150,000 to 400,000 platelets sa bawat isang microliter ng dugo, at trabaho po ng platelets na pahintuin ang anumang bleeding o pagdurugo sa loob at labas ng katawan. Kapag ang dengue ay malala o severe, maari pong bumagsak sa 20,000 lamang o mas mababa pa ang platelets ng isang tao. Kaya nagkakaroon po ng matinding pagdurugo na maaring makamatay. At yan po mismo ang naranasan ng bunsong anak ng panauhin natin ngayong umaga na si Mami Vicky. Ako si Vicky Gonzalez, nakatira sa Iscopa 3, Project 4, Quezon City. 50 years old na po ako. Si Elijah, nag-chat siya noon. Sabi niya, masama daw pakiramdam niya. Sabi ko, sige, inom ka na lang ng paracetamol, sabi ko sa kanya. Ngayon, araw-araw akong pumapasok, iniiwan ko siya rito. Hanggang sa tumatagal na yung lagnat niya, doon siya nagsabi na nanghihina na daw siya, ganun-ganun. Doon ako nag-decide na ipa-check up na siya. So ngayon nagpunta kami sa isang clinic, pina-check up ko na siya doon. Sabi nga ng doktor, kinuha na siya ng dugo, lahat ng test, mababa na yung platelet niya, doon na dengue na nga daw po siya. Pain medication at paracetamol lamang po ang ibinibigay sa dengue patient sa ospital dahil wala pang gamot sa dengue. Tanging ang mga sintomas lamang po ang natutugunan at sinasalinan ng platelets ang pasyente kung kinakailangan. Paano gumaling mula sa severe dengue si Elijah sa natural na gamutan? Alamin po mamaya sa Ang Galing. Sa Hiling Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa dengue ang ating pumapayuhan. At sa ating Garden of E, ituturo po natin kung paano gumawa ng ating mabisang natural na panlaban sa dengue, ang Tawa-Tawa Tea mula sa hiling halamang Tawa-Tawa o Euphorbia hirta. Ibabahagi ko rin po ang mga palatandaan para madaling makilala ang Tawa-Tawa plant mula sa ibang damong kahawig nito at ang marami pang ibang pakinabang ng Tawa-Tawa, hindi lamang po sa dengue. Ngayong umaga po ay layunin naming patawanin kayo at alisin ang inyong pangamba tungkol sa dengue dahil may natural na paraan ng gamutang maari po ninyong asahan, The Healing Galing Way. Siyempre, dito lamang po yan sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, Ang Healing Galing sa TV. Ano po ang magandang vitamins para sa apo kong 11 years old? Nagka-dengue po siya last month. Doktora, ano po ang pwedeng herbal na gamot para sa dengue? Sasagutin ni Dr. E ang mga tanong tungkol sa dengue at ituturo din ni Doc kung paano gamitin ang Tawa-Tawa bilang mabisang pampatas ng platelets para sa dengue at ang marami pa nitong pakinabang sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing.
Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website. O sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Matutuwa po talaga kayo sa paborito nating tawa-tawa dahil hindi lamang po sa dengue mabisa ang ating hiling halaman. Nakita po sa pag-aaral ang taglay nitong iba pang healing powers gaya po ng mga sumusunod. Ginagamit po ang tawa-tawa sa treatment ng gastrointestinal disorders tulad ng diarrhea, dysentery at mga bulati sa tiyan. Mahusay din po ito sa respiratory diseases gaya ng asthma, bronchitis, ubo at iba pa. Meron din po itong hypotensive properties na ang ibig sabihin ay makakapagpababa ito ng blood pressure. Isa rin po itong tonic o nagpapalakas din ng katawan at mabisa po ito sa lagnat at sa recovery mula sa sakit gaya ng binat dahil ito po ay natural na energy booster. Ang dagtapo ng tawa-tawa ay ipinapatak din sa sore eyes o sa conjunctivitis. At syempre, mabisa po itong pampataas ng hemoglobin at platelet counts para sa mga pasyenteng anemic, may sakit na leukemia, biktima ng dengue at iba pang similar conditions. Kung gagawa po kayo ng sarili ninyong tawa-tawa tea mula sa halaman, narito po ang mga palatandaan kung paano makikilala ang totoong tawa-tawa. Minsan po kasi nagkakahawig ang ating mga hiling halaman, pero para siguruhin na tawa-tawa ang inyo pong makukuha para sa ating pasyente, ay nagpo-produce po dapat ng dagta ang ating halaman na pipitasin. Kahit na dahon o yung bulaklak nito gaano man kapino, nagtataglay po ito ng dagta. Pero may dalawang uri po na maaari tayong makitang tawa-tawa. Ang isa po ay berdeng-berde, na pati ang kanyang tangkay ay berdeng-berde hanggang sa mga medyo mas malaki ang kanyang bulaklak na parang mumunting broccoli kumpara dito po sa aking hawak na tawa-tawa plant na mas maliit ang mga bulaklak na naipoproduce at medyo mistisa po ang kanyang itsura kasi ang kanya pong tangkay ay may pagka-pinkish. Hindi siya purely green, no, sa kanyang mga tangkay. May mga bahagi na greenish pero ang karamihan po sa tangkay nitong isang variety ng tawa-tawa ay mapula-pula. Ang kanilang mga dahon ay parang medyo hindi identical kumpara doon sa berdeng-berde, pero marami na po ang nakakakilala nito. Pag hindi kayo sigurado, magtanong sa kapitbahay o kaya i-Dr. Google nyo yan, no? At sa paghahanda naman po ng ating tawa-tawa tea, narito po ang paraan. Hugasan po munang mabuti sa running water ang buong halaman ng tawa-tawa para matanggal ang mga lupa at iba pang dumi. Gupit-gupitin sa maliliit na bahagi kasama po ang ugat, ang tangkay, bulaklak at mga dahon. Ibabad po ito sa tubig na maraming asin ng 10 hanggang 15 minuto at banlawang mabuti pagkatapos. Lagyan at punuin po ng siksik na tawa-tawa ang isang baso, pakuluan sa 4 na basong tubig kung bata ang iinom o sa 3 basong tubig kung mas matanda po ang iinom. Kapag kumulo na ang tawa-tawa, hayaan po itong lumamig ng kaunti at ipainom ng lukewarm sa pasyente. Ipainom po ang isang baso ng tawa-tawa tea ng 3 to 4 times a day sa pasyente, depende sa severity ng condition. Tandaan lang po na may shelf life ang nilagang tawa-tawa na hanggang 24 hours lamang. Kung hindi mauubos ang pinakuluan matapos po ang 24 hours, itapo na po ito at gumawa ng panibago. Yan po ang ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang tawa-tawa mula sa Garden of E.
Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong Healing Katanungan, sabi ni Marilyn Estevan, ano po ang magandang vitamins para sa apo kong 11 years old? Nagka-dengue po siya last month. Okay na po ang platelet count niya, pero parang matamlay pa po siya. Salamat po. Hindi mo nabanggit kung ilan na ang ano niya, ang platelet count, kung nandun na ba sa level na pasadong-pasado, baka kulang pa, no? Kung pasang-awa pa yan, kailangan rest pa rin siya at huwag nang padadapuan ng lamok na carrier ng dengue, okay? At syempre, kailangan po ay proper hydration. Ihahydrate pa rin natin, wala munang ipapakain ng mga mamantika, pinirito, dry, no? Crispy and crunchy. Avoid muna natin, soupy meal lang po muna para ma-hydrate ng husto ang kanyang katawan at saka dagdagan ng vitamin C o yung mga prutas natin na mayaman sa vitamin C, di po ba? Kahit mga dalandan lang, no? Basta may tagline na vitamin C, makakatulong po sa kanya yan. So, pahinga, tamang pagkain, pati pag-inom po ng tubig, ha, dadalasan para makabawi. At available po sa mga outlets ng Healing Galing ang ating Healing Food Tablet na napakagandang magpataas ng immune system, lalong sisigla ang inyong pasyente at sasarap ang tulog, no? At makakabawi ka agad kung iinom ng ating Arthrospira tablet. Yun po yung ating Healing Food Tablet. Pero depende po sa edad ng inyong pasyente at matutulungan kayo ng ating naturopathic practitioner na naka-assign sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing sa inyong lugar kung ilan ang dose na pwedeng ipainom sa inyong apo. Okay? Ang isa ay galing naman kay Josie Fuentes. Sabi ni Josie, doktora, ano po ang pwedeng herbal na gamot para sa dengue? Thank you. Oh, kanina lang, Josie, sana napanood mo ang medyo mahaba kong explanation tungkol sa preparasyon sa tawa-tawa. Ito po ang paborito kong herbal medicine na subok na subok ko na po sa mahigit 2 dekada kong paggagamutan sa natural healing na mabisa at mabilis na pantugon sa dengue condition. Ang isa pa po ay i-discuss ko mamaya kung paano naman magagamit kung naubusan po ng tawa-tawa sa paligid, sa dami ng nagkakasakit ng dengue ngayon, pwede rin pong panghalili ang hilaw na dahon ng papaya. Abangan mo yun, Josie, para hindi na natin ulit-ulitin. Meron na kong idadagdag mamaya. Okay? At syempre, pag-iingat laban sa dengue mosquito at proper hydration kailangan. Alright, maraming salamat sa iyong katanungan. Josie at Marilyn, sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. So ngayon, hindi ko siya binigyan ng pansin kasi nga akala ko, trangkaso lang din yun. Na nagkakaroon na siya ng nervous na kasi iba na yung nararamdaman niya. Nanghihina na daw po siya. Pansin ko sa balat niya, para siyang nagmamapa. Kinawanan po siya ng dugo, ng saihi. Nag-intay kami ng mga ilang hours, 6 hours, mga ganun. Lumabas na. Confirm na dengue na talaga siya. Paano nakaligtas mula sa dengue ang anak ni Vicky na namiligro na sa ospital dahil sa baba ng platelets? Ang galing! Susunod na! Healing, galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Nova Liches, Quezon City. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto. Dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko, bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan!
i-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Narito ang mga paraan para makaiwas sa dengue the Healing Galing way. Number 1, panatilihing malinis ang kapaligiran. Alisin o ayusin ang mga tambak na kagamitan. Takpan ang mga imbakan ng tubig at tanggalin ang mga naipong tubig-ulan na maaaring pamugaran ng lamok. Number 2, panatilihing ding malinis ang katawan. Maligo araw-araw, uminom ng maraming tubig at kumain ng matutubig at makakatas na pagkain para manatiling presko. Ito ay dahil mas naaakit ang mga lamok sa mainit na singaw ng katawan at sa carbon dioxide. At number 3, magtanim o maglagay ng mga halamang nagtataboy ng lamok sa inyong bakuran o bahay gaya ng citronella grass, lavender, peppermint, lemon balm, basil, rosemary, at bottle brush. Maaari ding makagawa ng natural na mosquito repellent mula sa dahon ng neem, dahon ng oregano, at balat ng lanzones. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Lumingalinga po muna tayo sa paligid at baka may dalang dengue ang lamok na umaali-aligid. Pag-uusapan po natin ang lumalaganap na problemang ito sa iba't ibang community, sa mga lalawigan natin, ang paglaganap po ng mga kaso ng dengue. At nandito ang isang magandang mami, si Mami Vicky Gonzales, na nakaranas na mamroblema sa kanyang anak na si Elijah nang ito po ay magka-dengue. Happy healing morning! Happy healing morning po, Doc. Paano nagsimula? Dumaing ba siya o ikaw ang nakapansin? Hindi ko po kasi napansin na nilalagnat na po siya nun, Doc. Kasi nakahiga lang. Nakahiga lang siya. Matamlay. Sabi lang niya sa akin, may lagnat ako. Sabi niya, sige, bibili na lang tayo ng gamot. Yung paracetamol, paracetamol agad. Agad. Okay. So ngayon, hindi ko siya binigyan ng pansin kasi nga akala ko, trangkaso lang din yun. Umabot siya ng August 1 siya nilagnat hanggang 5. Nitong August nakaraan 5. Lang po. Opo. Yan na August 1 hanggang 5. Sa bahay. Bahay lang. Opo, sa bahay. 5 days na. Nasa bahay siya. Nung pagising ko po kasi noon, nung umaga, nilagnat po ako. Tapos nung uminom po ako ng gamot, nawala rin po siya. Tapos nung bandang hapon po, lumabas na po ulit yung sakit ko. Nilagnat na po ako ulit. Tapos tuloy-tuloy na po. Sobrang sakit po ng katawan ko, bagsak po lahat. Di po ako makatayo. Then nung pang 3 days ko po, nagtatae po ako. Tapos ayun, nung pang 4 na araw ko po nun, sabi ko po kay mami na magpa-check up na lang po kami. Kasi nga po, hindi na po kaya ng katawan ko, nanghihina na po talaga ako. Na nakakaroon na siya ng nervous na kasi iba na yung nararamdaman niya. Nanghihina na daw po siya, tsaka yung tuhod niya, hindi na daw niya maano. Parang nanghihina ang tuhod. Pansin ko sa balat niya, para siyang nagmamapa. Parang mga rashes? Hindi po, parang nagmamapa ng anong kulay? Puti-puti, parang puti-puti. Pumuputi-puti na ganun. Tapos, iba. Oo. Di, nung umaga po ng August 5, dinala ko po siya sa isang clinic. Kinuwanan po siya ng dugo, ng saihi. Tapos sabi niya, mami, na-transfer kita sa specialista. Sabi niya sa akin, dun sa kabilang room. Pakinabahan ako kasi pag specialista na ba ako, parang may nakitang di maganda dun sa anak ko. Mm-hmm. So ngayon, parang malungka. Yun. So ngayon, binasa ng doktor yung ano ng... Result. Ng result. Nakita nga, 10 yung platelet niya. Mm-hmm. Sobrang bagsak na. Sinabi nga po ng doktor na, sige, i-confine mo na yun, mami, hindi pwedeng hindi. Kasi nga daw, pwede daw ikamatay ng anak ko yung ganong style ng dugo ng anak ko. Nilagyan lang po una ng dextrose. Daw kasi po, para hindi ma-dehydrate. Nag-intay kami ng mga ilang hours, 6 hours, mga ganun. Lumabas na, yun, nag-positive talaga siya sa talaga, dengue. Confirmed dengue na dengue na talaga siya. Ano yung mga medications, wala ang ibinigay? Yun lang po, dextrose lang, tsaka vitamin C. Yan at sin- vitamin C. Yun lang po. Tapos inobserve siya. Apo, tsaka pag sumasakit po yun tiyan, binibigyan po siya ng temporary relief lang. Ang pagkain niya, meron bang pin-prescribe na pagkain? Bawal siyang pakainin ng mga may color, kagaya ng mga may sauce. Tsaka yung brown, kasi baka daw bleeding eh, baka daw magkaroon siya ng bleeding, tapos pakainin siya ng mga may kulay, baka isipin nagbe-bleeding yung pag-poops niya. Bawal din siyang mag-toothbrush,
yung gum. Bakit bawal magtutupo? Kasi lumalambot po kasi yung gums, baka daw magdugo, magano'n ang toothbrush. Kaya ang ginawa lang sa kanya, yung mumug-mumug ng gargle ba yan? Ganun. Kasi po, iniingatan nga na mag-induce ng pagdurugo. Opo, no? Yan o. Wala kang halimbawa ay hydrating diet na binigay sa kanya nung wala nasa bahay po, eh. Pa. O, kaya lalong madidehydrate, no? Kailangan po, sabaw-sabaw, no? Masabaw na ulam halimbawa, masabaw na merienda, kahit mga sopas natin dyan na ipiprepare, tapos dadagdagan natin ng makatas na prutas, tapos yung matutubig na gulay, isasahog natin sa sabaw. Sa ospital ba na wala yung mga ano niya, parang pachi-pachi sa balat? Hindi po eh. Hindi kasi rin. Habang, kasi po yung sa taas ng lagnat niya. Ang lagnat niya, dere-derecho. Opo, dere-derecho yun. Biro mo, limang araw na tinisok sa bahay. Po yun, nasa bahay. Kaya, oo nga. Parang okay. Nakakatakot, di ba? Ako na nakonsensya ako. Sabi ko, parang hindi ko malang inintindi yung ganun nararamdaman niya. Kasi nga po, akala ko talaga trangkaso dahil malaking tao po siya. Eh, bakit napunta pa kayo sa Healing Galing? Ang nilalagay lang po kasi sa kanya, dextrose at saka vitamin C. Sabi ko, paano tataas yung platelet ng anak ko kung walang gamot na pwedeng i-absorb sa katawan niya? So, dun nga po ako nagtanong sa hipag ko tungkol dun sa gamot ko. Meron pong gamot na mabibili sa Healing Galing. Ah. Yun. Eh, bakit kilala mo na ang Healing Galing? Kasi po yung biyanan ko, suki po ninyo. Sa Healing Galing dahil na ano po nasa siya rito. Tribo na po nila ang Healing Galing. Mother-in-law ni Vicky ay ano, yung maganda ang legs na naging pasyente natin dito at naging guest natin sa episode ng thrombosis. Yun ang episode ni mother-in-law mo. So, sa kanya ka nagtanong? Ano po, yung hipag ko po yung nag-reply po sa akin. Yung sabi, tawa-tawa? Opo. Okay. Hindi ko po alam paano yung procedure ng pagpapakulo ng tawa-tawa. So, okay. Sinend po sa akin ang hipag ko. Yung paano yung video pa natin sa Healing Galing. Yun, okay. Yun. Tapos yun, sinunod ko po yun. Unang hingi ko po nung pala, nasa kapitbahay, yung mother ng kagawad namin. May rooftop po siya. Mahilig kasi siya magtanim-tanim. May rooftop, may mga tumutubo. Opo, tumutubo. Opo, ngayon, kahit po delikado, inakit po namin yun nung, ano, nung mother nung kagawad namin. Nanghingi talaga ako sa kanya. Ang nahingi ko ganyan, pangalang konti yun konti eh. Konti lang. Konti lang. Tapos pinakulo ko ng mga dalawang baso. Okay. Tapos nilagay ko sa tumbler. Sabi ko, ano yun, pinainom ko sa kanya ng Wednesday ng umaga. Mm-mm. Tapos di ano, di sabi ko, inumin mo yan, kailangan mong bumalik agad yung ano ng dugo mo kasi kabado ako sa dugo niya eh. Oo, kasi sobrang baba, 10 na lang eh. Dapat 150 ang normal, di ba? Opo. Na platelet count. Yun po. Okay. Tapos di, nung napainom ko siya noon, Wednesday ng umaga, kinuha na siya ng dugo. Mm. Kasi araw-araw, monitor ko. Pang ilang araw niya yun sa hospital? Pangalawang araw. Pangalawang araw, napainom mo na siya? Opo, napainom ko siya. Ng dalawang baso ng tawa-tawa, okay. Oh. Tapos di, kinuha na siya ng dugo. Sample ng dugo, okay. Di, tumaas ng, ben, ng 10. Ah, nag-20 na. Nag-20. Yung kakapiraso mo. Oo, nag-20. Nag-20 na, okay. Tapos, wala na makuha na sa lugar namin. So, na nagtanong-tanong ako, sabi ng pinsan ko, doon daw nga po sa isang pinsan ko sa Pilcoa, marami daw doon nakukuhanan. Nung binigay po sa akin, nung natuwa po ko, ang dami talaga. Kadalawang litro ako noon sa tumbler, nilagay ko, sinalin ko. Yun, Wednesday sa po, Wednesday yun, inom po siya ng inom. Hanggang sa nung Thursday, tumataas na po siya. Okay, yun. Pangatlong araw ako niya. Ako yun, Thursday. Tapos nung Friday na, yun nag-90 na. Nag-90 na ng siya? Umaga. Friday ng, kasi alas 6 siya kinuwanan, sabi ng doktor, pag ito nag 80 or 90, pwede na kayong lumabas, mami. Describe natin sa mga nanonood sa atin ngayong umaga, Vicky. Sige po. Ano ang panlasa ng unang ininom ni Elijah yung pinakuluan mong tawa-tawa plant? Ano po, mapakla. Sinubukan mo bang lasahan? Uminom ka rin ba para makita yung difference? Opo. Kasi iba po ang panlasa ng pasyenteng may dengue at ng walang dengue. Ano po siya, matabang yung parang lasa? Tubig lang. Parang tubig lang siya. Ayan. Nung una po pala, hindi ko po kayang lunukin yung tawa-tawa kasi nga po yung sa panlasa ko sobrang pakala. Hindi ko po kayang lunukin. Kahit ano pong tubig, hindi ko po kaya pati pagkain. Tapos nung pangalawang araw po, ayun na po na parang nagustuhan ko na po yung lasa ng tawa-tawa. Dinire-diretso ko na lang po yung inom ng tawa-tawa. Hanggang sa makalabas po kami dito, tumaas na rin po agad yung platelet ko.
Kaya nakalabas din po kami kagad sa ospital, hindi na kami tumagal. So, pag nagbago po ang lasa ng tawa-tawa sa pasyenteng umiinom nito, magiging parang tubig na. Yung iba nga sabi, parang lychee na po eh. Magaling na ang pasyente kahit walang mag-check up na doktor. Kung nasa bahay lang po, halimbawa, no? Pero kung nasa ospital, ayan, may nagko-confirm kasi i-check ang dugo, medyo mahal lang. Pero kung may tutubo sa inyong garden na halaman, parang damo lang to, eh, no? Mga birds ang nagtatanim. Pag may tumubo sa inyong tawa-tawa plant, alagaan nyo po. Diba? Papaliwanag ko lang po na may iba rin, no? Na sinasabing nakakatulong sa mga dengue patients. Nandyan din po ang hilaw na dahon ng papaya. Pero napakapait po nun kung hindi makakita ng tawa-tawa. Kung hilaw na dahon ng papaya, lilinisan mo ng mabuti, tapos iba-blanch po ninyo ng hot water, no? Bubuhusan lang po, medyo saglit lang yon para medyo nalalanta yung dahon ng papaya. Tapos po, didikdikin nyo sa malinis na almires, tapos ibabalot nyo sa malinis na tela at saka nyo po pipigain. Isang kutsara hanggang dalawang kutsara, ipapainom nyo po, ang napakapait na yan. Tiisin lang ng pasyente kasi hindi nagbabago ang lasa. E pasundan ninyo ng tubig para mawala yung paet. Tapos gawin po yan 3 times a day. Twice or 3 times a day. Kaya o-observe nyo po kung kailan na ititigil. Hindi siya katulad ng tawa-tawa na nag-iiba ang lasa. So, discharge na, umuwi na kayo. Bagamat may hahabulin pa kayo. Kasi kailangan maka 150 ang platelet count. 90, medyo pasang-awa yun. Diba? Ayun po, hanggang pag-uwi po namin dito sa bahay, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-inom ko. Sa 1 liter po ng bote, po, inuubos ko po yun. Tapos ayun, lumabas na rin po yung mga rashes sa katawan ko nung pagaling na ako. Nawala. Nawala lahat ng sakit ng katawan ko. Nakakatayo na po ako. Maayos na po yung paghinga ko. Balik na po sa normal. Thank you po kay mami. Dahil din po sa kanya, gumaling din po ako. Nakahanap po ng mas mabisa na gamot para sa akin. Kaya thank you po sa tawa-tawa. Noong nalaman po nilang nagka-dengue anak ko, tapos gumaling at ang ginamit ko yung tawa-tawa. May kapitbahay namin nagtanong sa akin kung ano yung ginawa ko. Sabi ko nga, tawa-tawa, pati sa pamangkin ko, tawa-tawa, maghanap kayo, mahirap kasi ano. Tinuro mo kung paano ang tamang ayun, sukat. Ayun, sinabi ko po sa kanila, tawa-tawa lang, mabilis. Ang bilis ng reaction sa kay Elijah nung napainom ko siya ng tawa-tawa. So, masaya ka na sobrang, na malakas na ulit si Elijah. Sobrang masaya po ako nung gumaling siya kasi na talagang nung nalaman ko talagang sobrang natakot talaga. Yung nervous ko, mataki na naman. Oo, kasi may mga namamatay sa Dinky. Okay, thank you, Mami Thank you Dinky. Po, Doc. Mother Nature to the rescue ang ipinahiwatig po sa atin ng kwento ng pagaling ni Elijah na nakaligtas sa peligro ng dengue sa tulong po ng isang simpleng halamang kaloob ng kalikasan. At napakarami pa po nating maaaring tuklasin at pag-aralan na mga natural na paraan tungo po sa kagalingan at kaagapay niyo po ang hiling-galing sa pagbabahagi ng kaalaman. At kung may pahabol po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa dengue at iba pang problemang pangkalusugan sa atin pong e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umagang ito sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po! Laging barado ang ilong ni Lorena dahil sa sinusitis. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Healing Galing sa TV, alas 7:30 ng umaga, Sabado.